welcome to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, I invite you to please like, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time may mga bago tayong video i-upload. So sa video na ito guys, ituturo ko sa inyo yung basic step-by-steps, okay, ng pag-i-edit ng image and also sa pagka-cut ng vinyl. Using nung programs na ginagamit ko sa aking laptop, no? So tapusin niyo lang yung video na to para magkaroon kayo ng idea kung paano mag-print ng designs and also kung paano siya i-sublimate sa mga damit. So disclaimer lang, ano, hindi ako ganito professional, okay? Pero magto 2 years na ako sa business na to and also thousands na yung damit na na-print ko talaga, okay? So marami pa rin kayo matututunan sa akin, sa mga ginagamit ko pang edit, okay, ng mga designs and also kung paano siya i-sublimate ng tama. So panoorin niyo lang yung process and mag-proceed na tayo. So bago tayo magsimula, shoutout po na natin yung mga nag-comments dun sa nakaraan natin ginawang video. So shoutout kay Crisandro B. Sasot, okay, KCTV, Bernard Rods TV, kay Diane Clarice Gatdula, Caroline Hilario, Jofely Herman, Lay Santa Ana, I am Christina Herman, okay, Rosita Chudoro, Ogeng, Homer Pascual, okay, Tiburcio Lenlen R, Jenson Juanites, MJ Alvaro, Jason Cuervo, Girly San Juan, Gloria Olidan, Maxine Torres, William Motol, Ray Ako, Resume Galamoso, Maria Beth Abad, Michelle Hilario, Jiko, Legaspi Pauline Jean, Emelina Seri, My Blogs, Del Pozo Naomi, John Mark Maristella, Silver Umali, Rosel Avrancillo, Nina Bonita Vlog, Kisel Santillan, Gina Bell's Kitchen, Joycel Ogoy, Rhea Misaki, Romeo Alcantara, Giselle Valenzuela, Tony Magpantay, Sorry Dex, Julian Milagrosa, Rainier Owen, Rona Alcodia, Chazu, Winnie Mistal, Apple J. Torre, Emeline Somo, Latsky97 Official, Health and Fitness, Raymond Hipolito, Mila Torres, Mara Alim Chudoro, Nicelicious PT, Misty QQ, Twin, and Dayarana Padillo. So guys, para sa vinyl, ito yung ginamit ko na application. Okay, Surecuts. Okay, yan, para sa aking vinyl. So dito ko siya pinrases. And then, para sa pagkakat niya, gumamit ako na itong cutter platter na GCC. Okay, ito yung cutter platter na ginamit ko. And para doon naman sa dark sublimation, gumamit ako na itong printer na Epson L120. Yan. So yan yung ginamit ko doon sa both, sa dalawa, sa vinyl saka sa dark sublimation paper. Hello guys, so ituturo ko sa inyo kung ano yung programs na ginagamit ko sa pag-e-edit na mga designs na nilalagay ko sa damit. Okay, so basic lang naman yung gamit ko na programs dito sa aking laptop. So dito, ginagamit ko muna is yung Photoshop. Kagaya nito, may nagpagawa sa akin ng design nila sa likod ng damit. So kailangan kasi na ito is transparent background, no? So kung mapapansin nyo, naka-black pa siya. So in-edit ko na kasi to dahil ang gagamitin ko dito is vinyl. So ika-cut kasi to. So kung nakaganto yung background mo at hindi pa siya naka-PNG, hindi talaga siya makakat. Okay, so dito, kung mapansin nyo, yan. So naka-PNG na siya, no? Transparent na yung background niya. So okay na yan. Ito naman yung print nung sa harap. Ito naman gagamitin na dito is printer. So kung mapansin nyo yung sined nila na image, medyo malabo. Okay, so yan. Pag zoom natin, medyo talaga malabo. Okay. Pag pinprint kasi yan sa damit, pagka pinprint natin, malabo din yung image. And also tatanggalin kasi itong nakasulat. So nagawa ko na yan. So dito naman gumamit ako ng pang-vectorize. Okay. So kung mapansin nyo, wala na yung nakasulat dito sa baba. And also pag sinum natin, talagang napakalinaw niyan. Okay, so very clear. Okay, so pagka pinprint natin yan, clear din yung image. So sa pagpiprint naman yan, ang ginamit ko dito is yung
Pwede kayo mag-print dito sa ano, sa Photoshop, okay? So dito sa file, diyan sa print. Pero hindi yan kasi ang ginagamit ko, gumagamit ako nitong ano eh. Itong new Microsoft. Yan. So kung mapansin niyo nandito na yung image na ginawa natin, okay? So yung sukat kasi nung paper is naka-customize, nakasukat niya doon sa dark sublimation paper na gagamitin ko pang-print. So na-edit ko pa kasi siya dito. So kaya ito ginagamit ko. And then pagka okay na kayo diyan, okay, nailagay niyo na ng tama. And punta na kayo dito sa file and then print. Okay? Dito naman sa print, kung mapansin nyo, nakalagay dyan itong ating printer na Epson 120 series. Okay, so hindi yan yung ginagamit ko. Kailangan nyo kasi mag-download ng Epson L220. Kasi itong Epson L220, yung properties niya kasi, okay, sa settings, yung color niya, okay, mapapalitan nyo. Yan, kagaya niya, naka-customize na. So, makikita nyo dyan mamaya yung finished product no ng ating pinrint na design na to. And also yung dito naman sa ano, vinyl. So ito na yung naka transparent kanina na design na pinakita ko sa inyo. So nandito na rin siya. Tama na rin yung sukat nung papel. Okay? Nung vinyl na pagkakata natin. So ang gamit ko dito itong Surecuts. Ang gamit ko naman na cutter platter is yung GCC. Okay? So madali lang naman pag na-edit nyo na. Kung napansin nyo, naka-mirror siya kasi mamaya malalaman nyo kung bakit siya naka-mirror. Kumbaga parang nakabaligtad yung image ano. Kung papansin niyo dito, pakita ko ulit. So kung titingnan nyo dito, ayan. Okay? So madali lang naman pala siya. Sige, bibigyan ko kayo konting idea. Okay, mabilisan lang. So pag paste nyo ng image dito, i-click nyo lang itong transform. Okay, click nyo lang tong mirror. So, mapiflip siya ng ganyan. And then also, pag na-flip na siya, kailangan nyo siyang i-trace. Yan. Pag na-trace yan, lalabas dyan yung image. So, na-trace na kasi. Okay, cancel na natin. So, ito na yung mismo lalabas. I-delete nyo lang yung unang pinaste nyo dito na image. Okay? So, dapat ang lalabas na image yan, ganyan. Ito yung iiwanan nyo. Yan, yung parang naiiwan yung shadow niya. Yan. Okay na yan, and then kiklik nyo na lang tong cutter. Okay, so isasalpak nyo na lang sa computer nyo yung USB directly dun sa inyong cutter platter. Okay, pag na-trace na niya, yan, okay, so na-trace na, click nyo lang tong cut. Nga pala yung ano niya, yung sa settings niya is, ang ginamit ko dito is heat transfer, okay? Tapos ito yung sa blade offset niya, okay? So, good na yan. Okay, so punta na tayo doon sa finish na cut ng ating vinyl and doon sa print ng ating design. Okay, so let's go. Ito na guys yung pinprint natin dito sa ating Epson L120 and also dito sa ating cutter platter. So ito yung design niya. So naka-mirror kasi yan. So ipipeel off lang natin yung mga hindi kailangan dyan. So iiwan natin yung design. Okay. So, meron din ako na itong pang-peel off ko na ito. Ginagamit din ito ng mga technician. Yan. So, i-peel off muna natin. So guys, ito na yung ating design na, no? So, ganyan kasi yung pag-press niyan sa damit. So, ito na yung pinakatama. Kasi pagka in-edit nyo siya, so dapat naka-mirror siya kasi ito yung mismong didikit dun sa tela ng damit. So, ganyan yung paglagay niya pagka ipipress na natin siya dun sa damit. So nga pala guys, pagka mag-peel off kayo ng any design na ginamitan nyo ng cutter platter, make sure nyo lang na dahan-dahanin nyo ang pag-peel off kasi baka sumama yung ibang part ng detail ng design. So, may time kasi na ganun. So, huwag nyo madiliin. Okay lang kahit medyo mabagal. Basta at least hindi sumama yung ibang design niya. Kasi pagka sumama yan, hindi na yan didikit dito. Okay?
So, doon sa mga glittered kasi na vinyl, okay, may mga glittered kasi na vinyl na sticky ito. So, kahit matanggal to, yung design niya, pwede nyo siyang ibalik. Didikit lang siya. Ito kasi hindi. So, pagka natanggal yung design niya, medyo mahirapan kayo, no? Pagka ipinantay nyo na siya sa damit. Yan. Para naman dito sa ating, ano, pinprint, okay, na design. So, ang kailangan nyo lang gawin is, i-cut nyo to. Okay? Yung gilid niya, yun sa design niya. Pwede naman kayo maglagay ng konting adjustment ng white. Depende kung saan nyo ilalagay na color ng damit. So, ipipeel off nyo lang din to. Ito mismo ang ano niya sa likod. Okay, so, ganyan lang. Tatanggalin nyo lang. So, ito na yung mismo ididikit nyo yung design. So, pagka natanggal nyo na yan, okay, pagkatapos yung gupitin, tanggalin nyo itong likod. So, ito yung ididikit natin dun sa damit. Same na ito. Okay? So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano i-process, kung ilan yung temperature niya, saka yung, kung ilan seconds pag-press nyo dun sa ating, ano, sa ating heat press. Okay? So, ipipill up ko lang lahat to. Okay? Same dito sa ating pinrin. So, pabalik tayo mamaya dun na sa pagpipress dun sa ating heat press. Okay guys, nandito na tayo sa final process ng pagsasublimate natin ng mga designs na pinrint and kinat natin sa paglalagay dito sa ating t-shirts. So, ito yung mga t-shirts na lalagyan ko ng mga designs. So, ito yung pinrint natin sa ating printer. Itong dark sublimation paper and also ito yung kinat natin na vinyl. Okay, so ito yung iba pang designs. Yan. So, ito yung gagamitin kong heat press. So, bubuksan na natin. Okay. Sa time nga pala na ito. Yan. So, sa pagsasublimate ng dark sublimation paper and vinyl, same lang din naman yung temperature niya. So, isa-set nyo lang siya sa 160. Okay. So, naka 160 na siya. Tapos, yung sa time niya is 20. Okay. So, yung iba kasi yung ginagawa is ano lang, 15. So, ako kasi is 20. Okay. Habang hinihintay natin, so painitin lang natin siya and then mamaya isasublimate na natin yung mga t-shirts. Okay, so wait natin mag 160. Okay guys, so naka 160 na yung temperature niya, so pwede na nating ilagay yung ating design. So unahin ko is yung vinyl. Okay, so bago nyo ilagay yung design dito sa inyong damit, so i-press nyo muna yung damit nyo at least 5 seconds. So i-press muna natin 5 seconds. Okay. So after nating i-press, kailangan nyo palang gumamit guys ng pad. Okay, so hindi pa ako nakabili ng pad eh. So gumawa muna ako ng ano, ng temporary. So ito. So, kailangan ng pad kasi dito, kung mapapansin nyo, pagka nilagay nyo kasi dito yung design, hindi siya lalapat pagka press natin kasi dahil dito sa kwelyo niya. Okay? So, medyo angat kasi itong kwelyo. So, pagka nilagay natin yung design, pag press niya, hindi lahat didikit. So, kailangan yun talaga ng pad. May nabibili naman nito, pwede rin naman kayong gumawa. Okay? So, ako gumawa na lang ako. So, ilagay muna natin sa ilalim. Okay. After nyo ilagay yung pad sa ilalim, so ilagay na natin yung design. So ito, vinyl. Nga pala guys, itong vinyl nga pala, pagka-press natin ito, at least 10 seconds muna. Okay, 10 seconds. Tapos kailangan natin siyang i-cool down. Kasi itong vinyl na to, bago siya matanggal dito, kailangan malamig muna. Okay, pwede naman matik na punasan, pero ako kasi ginagawa ko is pinapalamig ko muna kasi marami namin akong biniprint. So binabalikan ko na lang pagkatapos kong i-press lahat ng ganito. Okay, so ilagay na natin. So make sure nyo lang guys na pantaya bago nyo i-press, kasi pag ito once na na-i-press nyo na tapos hindi pantay yung pagkakalagay nyo, hindi nyo na siya pwedeng i-recover. So take your time. Okay, looks good. So,
Gagamit din pala kayo ng teflon. Ito yung teflon niya. So, kailangan nyo rin ito. Pampatong dito. Para hindi siya dumikit dito kasi ito mainit. So, may teflon to. Tinanggal ko kasi. Pero, kailangan nyo rin ng at least ng isa pang teflon para pangtakal dito sa dark sublimation paper and also dito sa dinin. So, ilagay na natin. Okay. Then, i-press natin at least 10 seconds. Okay. So, andyan na yung design. So, nakalagay na siya. So, medyo mainit. So, palamigin muna natin siya bago natin i-peel off. Tanggalin to. Tapos, ipepress natin siya ulit ng at least 20 seconds. Okay? Para doon sa final touch niya. Later. So, tanggalin muna natin. Okay? So, tapusin muna natin lahat. Tapos, mamaya natin ipakita yung pag-last na press dito sa ating binin. And also, dun sa pinrint natin na dark sublimation paper na ilalagay natin sa harap. Okay guys, so na-cool down ko na yung lahat nung na-print ko na binin. So, tinanggal ko na rin to. So, nga pala guys, pag magtatanggal kayo nung ganito, so, dapat dahan-dahanin nyo kasi yan, kagaya nyo, no? Sumasama pa rin siya. So, kailangan kasi dahan-dahan lang talaga yung niya. Kahit na malamig na siya, may part talaga na gano'n na sumasama. So, ipepress na natin to at least 20 seconds. Okay? Para mapinish na siya, susunod natin yung sa harap naman. So, press muna natin 20 seconds. Okay, so done. So, tapos na itong sa likod. So, okay na yan. So, yung sa harap naman, again, so, kailangan i-check nyo lang kung nakapantay yung damit. And then, ilagay nyo muna itong pad. Okay. So, paglagay nyo ng pad, i-press nyo ulit ng at least 5 seconds. Kaya natin pinapress kasi para matanggal yung mga himulmol niya. Kasi bagong damit to, no? So, para matanggal yung himulmol niya. And also, para pagka ma-edit na tong surface, mas madali nang dumikit yung ating isasublimate na paper o kaya binil. So, press muna natin. Okay. So, para naman dito sa ating dark sublimation paper, so, tinanggal ko na yung likod niya. Okay, yung papel sa likod. So, irerekta nyo na lang ito. So, pantayin nyo guys, bago nyo ilagay. At bago nyo i-press, para sigurado na pantay siya yung finish niya. So, i-press lang natin siya ng at least 20 seconds. Okay. So, tanggalin lang muna natin teflon. So, okay na siya. So, i-press pa natin at least 5 seconds pa. So, ganun kasi ako mag-press. So, nag-add pa ako ng at least 5 seconds. So, okay. So, ito na yung finish niya, no? So, hindi kagaya nun sa binil, kailangan mo pa siyang palamigin. Ito, matik na. After mo ma-press ng almost parang 25 seconds, okay na siya. So, ipipress na muna natin lahat and later, ipapakita ko na sa inyo yung finished product. Okay, yung finish lahat ng mga designs na sa t-shirt natin. So, mamaya ulit. Okay guys, so ito na yung finish na na-press natin. Na binil sa likod and also yung design niya sa harap na dark sublimation paper. Okay, so that's it. Kung meron kayong natutunan dito sa maikling tutorial na ito, don't forget to like, comment, subscribe and click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time may mga bago tayong video yung i-upload. And also nga pala, gumawa rin ako ng isa pang design para sa aking YT channel. Okay, so ito.
main TV. Yan. At sa likod niya ito. Vlogger Live. Okay, so that's it. Thank you. See you sa next vlog.